Hey mga broads, so mga broads, SMB, San Miguel Beerman, marami na nga pong rumors, reports na ito pong SMB ay talagang kukuha na po ito ng big man. Kasi nga po, questionable pa po ang pagbalik dito ni The Kraken, Junmar Fajardo. Pero nakatulong naman po ang pag-delay ng opening ng PBA kasi nga habang tumatagal, lalong magpapagaling pa itong si Junmar at talagang makakatulong yan sa mga ilang araw niya dito sa rehab. So mga broads, pero questionable pa rin. Pero yun nga, itong SMB ay mga possible nga po mga broads na makakuha ito ng mga big man dito po sa mga free agents. Pero mga broads, ang isa pa pong possible na pwedeng makuha ng SMB na legit big man, mga broads, ito pong si Greg Slaughter. Yes mga broads, isa po itong legit big man. Kaya nga mga broads, possible po itong makuha ng SMB. So bakit nga ba mga broads? Kasi nga po itong si Greg ay nasa Northport, Batang Pierna. Alam naman natin, ang Northport, syempre dito pumipitas ang mga SMC teams. At dito yan, umaani ng palay kasi nga isa ito sa mga farm teams ng SMC. So yun nga mga kabroads, Greg Slaughter, possible po itong makuha ng SMB. Sisistan nga nakuha ng Barangay Ginebra from Northport, Batang Pier. Paano pa kaya ang isang Greg Slaughter na mas malaki pa ang value nito ni Sistan kay Slaughter? So mga broads, possible po ito at talagang matutulungan ni Greg itong SMB na habang wala pa itong si Junmar Fajardo. So mga broads, gruin mo yun, kapag bumalik pa itong si Junmar, magtatambalan sila ni Greg Slaughter. Yung Ginebra nga, merong Twin Towers na Japet Aguilar, tapos si Stand. Itong SMB naman, possible po ito na kapag nakuha nila itong si Greg, Twin Towers na rin ito mga broads, Greg Slaughter at Junmar Fajardo. So mahirap na tibagin ito mga broads. Pero yun nga, ayon po sa mga reports natin, ito pong SMB ay talagang nasa meeting pa rin ito kung sino daw talaga yung big man na pwede sa kanilang lineup. So isa nga po sa mga pinagpipilian nila ang isang 7-footer na si Greg Slaughter. So ikaw mga broads, sa tingin nyo po ba isang Greg Slaughter ay makakatulong kaya ito sa SMB? At alam din natin na itong si Greg ay galing na rin ito sa SMC teams, kaya pwede nilang maibalik ito. Lalo na't itong Northport ay sunod-sunuran na lang din kasi nga may mga lagay-lagay na yan ng mga SMC teams para nga kumagat ang Northport dito sa mga trades na gusto ng SMB. Pero hindi pa natin alam mga broads kasi nga ito ay rumors pa lang po at reports natin. So pwede po itong mangyari at pwede ring hindi. Pero yun nga, Greg Slaughter, syempre alam natin, makakatulong talaga ito sa center position ng SMB, lalo na't si Mo Tautu walang ang kanilang isa sa mga legit center ngayon. So sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo po ba Greg Slaughter, pwede po kaya ito sa SMB at possible nga ba itong mangyari? At sa tingin nyo po ba Greg Slaughter, bagay kaya ito sa rotation ng SMB? So sa lahat ng mga SMB fans, komento mo lang po ang opinion mo mga broads at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita natin mga broads, no, na ito pong Barangay Ginebra San Miguel ay may offer po ito sa Phoenix Fuel Masters. Kasi nga po, ayon po sa ating mga sources at reports, na ito pong Barangay Ginebra ay ino-offeran po itong Phoenix Fuel Masters or Super LPG na gustong makuha nila itong si Vic Manuel. Ang offer nga po ito ng Barangay Ginebra ay ibibigay po nila ito pong si Jared Dillinger at ito pong si Art De La Cruz. Mga broads, Vic Manuel to Barangay Ginebra, matagal na po itong rumors mga broads, matagal na po ito, lalo na't nung naalis at napunta itong si Greg sa US. Kasi nga wala pang legit center ang Barangay Ginebra noon. Dati pa nga po ito mga broads na ito pong Barangay Ginebra ay naru-rumor na po itong kukunin nila itong si Muscle Man. So bukod po sa option nilang kunin itong si C-10 dati mga broads, ay talagang option na rin nila ito pong si Vic
Manuel. Pero yun nga mga broads, nung pagdating ni C. Stan sa Barangay Ginebra ay unti-unti na pong nawala ang rumors dito kay Vic Manuel to Barangay Ginebra, lalo na't nakuha na po ito ng Phoenix Super LPG. Pero yun nga, naru-rumor na naman mga broads at ito na naman po ay nabubuhay na naman. Pero mga broads, sa tingin ko po dito sa reports natin at sa source natin na malabo pong mangyari dahil hindi po papayag dito ang Phoenix Super LPG lalo na't sa ganyang offer. Kasi nga po itong si Jared Dillinger ay may edad na rin po at alam din natin na veterano ito, pero alam din natin na malapit na rin po itong mag-retiro at hindi na po siya katulad ng Jared Dillinger dati noong prime pa niya. Pati nga po itong si Art De La Cruz ay baka hindi pumayag dito ang Phoenix Super LPG kasi itong si Art De La Cruz ay prone na po ito sa injury at alam niyo po yan mga kabarangay. Tapos mga broads, makukuha ng Barangay Ginebra ang isang big Manuel. So parang lugi talaga mga kabroads. Pero mga broads, yung Ginebra kapag may offer yan na maganda, syempre papayag ang Phoenix Super LPG dito. Pati nga itong si Calvin Abueva, nakuha po ito ng Magnolia Hotshots from Phoenix Super LPG. Paano pa kaya itong si Vic Manuel? At naru-rumor na rin po ito pong si Namachi Wright at Jason Perkins na mawawala na rin. Kasi nga itong Phoenix Super LPG ay binebenta na rin po ito ng owner nila. Kasi nga po itong si Mr. Dennis Uy, ang owner po ng Phoenix Super LPG, ay marami na nga pong utang. Kaya nga yung mga superstars ng Phoenix ngayon ay napupunta na po sa mga mayayamang teams katulad nga po ni Calvin Abueva. Kasi nga hindi na nila kayang pasaurin si Calvin dun sa max contract na binigay nila dito. So ito mga broads, Vic Manuel na naman, alam kong max contract ata ang binigay dyan. At kapag na-short na naman itong Phoenix sa budget, at alam ko, ititrade na naman nila itong si Vic Manuel kasi nga isa itong superstar nila. So ikaw mga broads, Vic Manuel to Barangay Ginebra San Miguel, sa tingin nyo po ba, babagay po kaya siya dun? O sapat na ang isang Christian Stanhardinger dun? Kasi nga itong Phoenix ay alam kong hindi naman talaga papayag sa offer na Jared Dillinger at Art De La Cruz lang. At alam kong hindi rin ito farm team Kasi nga itong Phoenix ay kasalukuyan lang nawalan ng budget kaya nga nabigay nila itong si Calvin. Pero yun nga, nagpapalakas din naman kasi itong Phoenix, so hindi din natin alam kung talagang tatanggap sila ng mga offer ng mga SMC teams kung saan may mga lagay. Pero yun nga, sabi rin nila pera-pera na lang. Kaya nga mga broads, komento mo lang po ang opinion mo po dito kay Vic Manuel to Barangay Ginebra San Miguel. At sa tingin nyo po ba fair kaya ang trade na gusto ng Barangay Ginebra dito? So komento mo lang ang opinion mo mga broads at isa-isahin natin yan. So salamat po sa panonood mga broads. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. Skater, baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed.